ever. Ang paggamit daw ng oil lamp ay nagsimula pa noong 1780. At na-replace ng kerosene or gas lamp in about 1850. Hindi na common itong ginagamit ngayon. Pero pwede naman tayong gumawa para makapag-recycle din tayo at makakagawa pa ng emergency lamp. Although, uso na ngayon ang mga rechargeable lamp, pero mas maganda rin na makapag-throwback tayo kahit paminsan-minsan. Ito ang video kung paano ko siya ginawa. Butasan natin.
So, okay na siya. Ang tagal niya bago nag-absorb ng oil. Pwede na natin itong lagyan ng tubig. So, ang magiging itsura niya, ganyan na. So, ito lang yung binili ko sa paggawa ng oil lamp. May mga nabibili nito sa mga bilihan ng tela. 30 pesos, marami na. Pure cotton wick. Kaya madali siyang mag-absorb ng oil. Then, itong used cooking oil. Hindi ko tinatapon yung mga used cooking oil. Iniipon ko siya dito sa mga bote. Then, nilalagyan ko na lang siya ng label. Para hindi na gamitin ulit. Isa sa napansin kong kagandahan pag may tubig siyang halo
ay hindi siya masyadong mausok or hindi agad nababurn yung oil niya. Unlike yung pure na oil, parang nababurn siya agad. Since na siya naman ay used oil na, parang mabilis siyang maubos. Kaya mas maganda para sa akin yung may tubig. Yan yung difference ng sinala yung oil at hindi. Ito yung ginawa ko kanina. Sinala ko kaya malinis. Kitang-kita mo may tubig talaga siya underneath. Ito naman yung ginawa ko ng matagal na, hindi ko sinala. Kaya yan, hindi mo halatang may tubig siya. Kasi madumi. Yung mga residue ng mga niluto, humalo sa tubig. Kaya brown din ang kulay niya. Till next time po, salamat po sa panonood.